2010 guys, reverse 3B. May mga hawak tayo dito. Pero guys, merong variation tayong hinahanap. Ayan. So, dapat nyo tumapanood para malaman nyo kung anong variation ang ating kailangan. Hey guys, so bago lang tayo magtuloy-tuloy, huwag pong kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang notification bell para updated kayo at mag-join kayo sa ating membership. Gawin nyo yan guys, after nyo pong manood na para counted. So, hanapin natin yung year 2010 na bimetallic. Meron tayong mga hawak na 2010 bimetallic 10 piso, no? Yan. Ano ba yung ating hinahanap? So, panoorin nyo to. Huwag nyo lang skip ang video para makuha ng buong buo yung info, no? Ito, 2010 guys, ayan yung nasa unahan na yan agad eh, ang naging bumungad 2010 na 0.2% reverse 3 Asia. Ayan ang wala ako guys, at yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung ating mga hawak na 2010 ay itong mga reverse 3B na 16%, yung pinaka common. Ayan yung maraming pagkakalimbag dyan, ano, ayan, no? Guys, so, bako po meron kayo na 2010, pakicheck yan yung mga 2010 dyan. Ang kailangan po natin ay reverse 3A, no? Ang reverse 3A, kung hindi pa kayo pamilyar, lalong-lalo na sa mga bago dyan, reverse 3A ay yun po ay, yung stars noon ay plumeria shape pa. Reverse 3 din siya. Malalaki yung kagwil noon, no? Wide script siya. Pareho siya nitong reverse 3B. Nga lang nagkatalo kasi AB. Pag sinabi ng reverse 3A, plumeria shape yung mga stars doon. Imbis na shape stars, eh naging plumeria siya. Yung mga kanto ay pabilog. Yun po ang plumeria. Ito kasi yung mga reverse 3B, yung ating mga hawak, yung stars niyan ay kuhan siya, pointed stars. Yan. Formang-formang stars na siya nga lang. Hindi pa hindi mahaba yung mga kanto ng stars na yun. Iba kasi yung C. Pag sinabi kasi nga reverse 3C, ano na yun, medium sharp pointed stars. Pag sinabi namang D, extra sharp pointed stars. Ayan, so guys, kailangan ko po ng reverse 3A. Inuulit ko lang para maging malina po sa inyo lahat. At ang kondisyon at least ay extremely fine na 10 pisong reverse 3A. Extremely fine to uncirculated condition, syempre mas maganda guys, no? At kung sa presyo nito, tingnan natin at tingnan muna natin kung meron kayo. Paki-comment sa my Calime Online Facebook page. Ayan, at syempre titingnan natin at pipiliin natin yung pinakamaganda ang condition, at yun yung ating syempre mapipili. Ganoon naman po kasi yun, no? Hindi naman po natin pwedeng ipilit, no? Kung halimbawa meron ka pero meron mo doon sa iba na mas magandang kondisyon, siyempre gano'n naman po yun eh. Siyempre huwag kayong magagalit kung hindi mabibili ang inyong mga kwensa. Minsan kasi guys, sa ganito pag kami naghahanap na kolektor eh, ang nangyayari eh, paunahan na lang eh. Diba? Ganun po kasi yun eh. At least sana kahit mga 2 piraso yung ating makuha. Kasi itong mga 0.2% na ito, maituturing ng ano yan, napaka hard to find na yan, yung mga variation na yan, di ba? At kaya kayo po, kayo din, kung mga bago pa lang kayo dito sa pag-collect ng mga variation guys, no? Tingnan din natin, aralin din natin yung mga variation. At dito lang sa n.nemista.com, pwede nyo malaman yan, yung mga variation ng mga BSP series coins na dapat ninyong makumpleto. Dati kasi, yung mga nagko-collect, years lang, no? Kinukompleto lang nila yung years, pero ngayon meron na kasing na-discover na, no, ng marami na may mga variation din pala na dapat makuha dito sa mga BSP sa piso. Maraming variation din yan. May reverse 1, 2, 3 yan. Diba? May mga, ngayon sa stars na rin, meron na rin ABCD. Diba? Yung mga bago to eh. Mga bagong tuklas itong mga venator. Dapat magkaroon na rin tayo kung tayo
magkukuli nito. So ito yung aking mga 10 piso. Iilan lang naman ito at marami pa kayong makukuha nito sa sirkulasyon, itong 2010 Reverse 3B, kasi napaka-common naman po nito, no? Pero mahirap na rin makakuha ng mga uncirculated condition nito. Karamihan ganito ang condition niya. Ito na nga yung pinakamagagandang nakuha ko . Pero sigurado ako meron pa yan, mga naitabi dyan, no? Mga nailagay sa alkansya, mga 2010. At swerte kung may 2010 kayong nailagay dyan sa mga alkansya ninyo na Reverse 3A, yung po nga 0.2%. Ayun po ang ating hinahanap, nililinaw ko lang. Ayan, puro Reverse 3B kasi ito . Yung stars niya medyo malaki, na pointed stars na siya. Ayan, pare-pareho lahat yan, guys. So, check nyo agad. Huwag kayong mag-tubili, no? Tingnan ninyo mga barya, pero hindi ko sinasabing basagin ninyo yung inyong mga alkansya, no? Nasa sa inyo po yan. Pero sa tingin ninyo yung panahon natin para i-check yung mga yan, kasi baka mamaya makakaligtaan ninyo at makalampas yung mga rare variation ng mga barya katulad nito, 2010 bimetallic. Kailangan natin Reverse 3A plumeria shape, 0.2% ang frequency sa n.mist.com, at paki-post or listing sa Kalimay Online Facebook page, at least extremely fine to uncirculated condition lamang po ang ating hinahanap. Ayan. Panahon din kasi ngayon, guys, nito, yung hirap na rin po talaga makakuha. Lalong lalo yung mga hard to find years sa 10 piso, no? 2007 and 2009. Hanggang ngayon, wala din akong ganun . Kaya dito, itong sa mga variation, baka sakaling mas magaan pang makahanap, at baka meron nga kayo, diba? At tayo yung nagbabakasakali, kasi marami naman tayong manunood dyan na nagkukulik na rin, at doon sa mga nagkaka-interest din. Aralin nyo, guys, yung ating mga videos. Marami na tayo dyan, at makakakuha kayo ng impormasyon, at baka hawak mo yung mga rare variation na ating mga kinokontent, no? Binibigyan natin mga impormasyon, at pag napanood mo yung ating mga video kagaya nito, di ba, swerte. At pag nakauna ka at naitabi mo na yan, kasi sa ngayon may mga namumroblema dyan, sabi nila, yung iba meron akong ganyan pero wala namang bumibili, no? Kasi ang focus nyo, kaya nagiging problema yan sa inyo, gusto nyo magbenta . No? Mas maganda kasi mag-collect na lang muna, at yung pagbibenta yan, kasi kusang dumarating yan. At advice lang, siyempre mas maganda kung paramihin muna natin yung ating mga coins, kasi mamaya meron ka dyan na nakuhang rare variation tapos na ibenta mo, tapos darating ang araw mga kailangan ka rin yan, tapos hindi ka na makakita, ikaw naman yung bibili ngayon, bibili ka nun, mas mahal na, so lugi ka pa, no? Nababanggit ko na rin yan kasi yun nga, mas maganda meron tayong hawak na mga ganyan, at least mga ilang piraso na itatabi mo lang dyan, tapos ibubukod mo na yon, at kung makakakuha ka uli, ayun ang maganda na pwede nang ibenta, di ba? So ayan ating content ngayon, guys, nasabi ko na lahat ng detalye, no? Huwag kakalimutan mag-subscribe, guys. Alright, so God bless po sa lahat.